Hello mga kagreeny, kung love mo at nagko-collect ka rin ng mga plants, huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel, Ana Duran. For today's video, ipiplex ko lang sa inyo ang mga bagong bili kong mga succulent, bagong collection ko na idadagdag ko dito sa aking garden, mga bagong aalagaan, at ito ay nabili ko lang sa murang halaga. Tama kayo sa inyong narinig, ito ay nabili ko lang sa murang halaga, 20 pesos each, at ito lahat ay 300 pesos lang. Common, uncommon, Korean succulent na local propagation ang meron dito. Ang sarap mamili kasi mura lang siya. Last year and then ngayon, mura pa rin ang mga succulent. So, happy ako at hindi na ako kailangan pumunta pa ng malayo or mag-order via online ng mga succulent. Kasi dito pa lang sa Dangwa Market, Manila, ay nakakabili na ako ng mga cheaper price na mga succulent. So, ito yung kauna-unahan kong succulent haul ngayong 2020. So, excited ako, masaya ako, kasi ito na naman yung mga idadagdag ko sa mga collection ko. May mga iilan dito na meron na ako. Bumili ako ng mga common na alam kong kaya kong buhayin. At matagal na sa akin at gusto ako, pag inalagaan ko siya, mabubuhay siya ng matagal. May mga iilan kasi mga succulent na hirap ako, so ayaw ko muna mag-challenge na bumili ng bumili sa mga ayaw naman sa akin. So ayaw ko ipilit yung sarili ko sa kanila kung mamamatay din sila kasi sayang yung pera. Bibili ka ng bibili and then mamamatay sila ng mamamatay, so sayang naman kahit mura lang. Kahit na isipin natin na mura ka naman, so bibili na lang uli ako or bibili na lang uli kita pag namatay ka. Ngayon, kapag ayaw sa akin at ayaw niya mabuhay, hindi ko na lang siya pipilitin. Kasi parang ako lang yung nag-e-effort na mabuhay siya at hindi ko nakikita na gumagawa siya ng paraan para mabuhay siya. Kasi binigay ko na ang lahat, parang kulang pa rin. Good fertilizer, soil, potting mix na maganda, sunlight na okay naman, pero patay pa rin siya. So, hindi ko na ipipilit yung sarili ko sa kanya. Kaya yung mga finurchase ko ngayon, binili kong mga succulent ngayon, ay yung alam kong nabuhay na sa akin, meron dito. Nabuhay na, nagdagdag ako, mga dalawa na sila, tatlo na sila. Kasi alam kong mabubuhay sila, kaya nagdagdag ako. Meron din namang mga iilan na wala pa ako. So, unahin ko yung side na ito. At kung may mga mali akong mababanggit na mga name at alam ninyo, i-comment na lang ninyo sa comment box ko. So, unahin ko ito. Lahat ito ay 20 pesos at happy ako dahil hindi naman sila token size. Malalaki din naman sila. Pagpasok na bagong taon, ang dami na namang common and common na succulent na mura lang. So, ito, unahin ko ay si Ichiberia Mensa. So, meron na akong Mensa pero nagdagdag ako kasi yung Mensa ko, ayun, ang ganda niya. Stress siya at nagkakaroon siya ng maraming pups. Kaya magkasundo kami ni Mensa, nagdagdag ako. Dahil malaki din siya at mura lang, so hindi na ako nang hinayang na bilhin siya kasi mura naman. So eto si Mensa, ang una kong na-purchase. So pangalawa, sa isang shop ko lang to nabili sa Pilina Street lang, yung Suki na Street ko na binibilhan ko. At pangalawa ay eto, parang wala pa ako nito. Eto si Ichiberia Amabile. Ayan.
sumalaki din siya before kapag bagong dating ang mga Korean succulent local propagation. Ang mga amabile ay nagpa-price ng 80 pesos at ang pinakamura niya ay 50 pesos. Pero ito, 20 pesos ko lang siya nabili. So, bagsak presyo yung pumunta ako doon. So, ito si Ichiberia amabile. So, napaka ano niya, typical na green na powdery white, wala siyang kakulay-kulay, pero pag stress siya, halos punong-puno siya ng puti. Ayan, ang kapal ng parina niya. At ang next naman ay eto. So, meron din ako neto. Siguro pangatlo ko na ito. Kinuha ko na siya kasi yun nga, mura at malaki naman. At ito na lang talaga yung mga available. Ang laki niya, Ichiberia Cubic Frost. Daba, hindi mo na pagsisisihan na kunin siya kasi ang laki niya, ang healthy niya. At seedling bag, ang gamit ng mga nasa Dangwa na nagtitinda at galing ito sa Benguet. Hindi kagaya sa ibang bansa, talagang nakapat sila ng maganda. Hi kay Pinay Morena USA at saka kay Kabayan Amor na kapag sila ay nag-succulent haul or nag-plant haul, ang gaganda ng mga pots or yung lagayan ng mga succulent. So dito sa Pinas, ganito lang talaga yung ginagamit ng mga Benguet seller na pots. So seedling bag lang ito. So napakatipid. Mura lang ito eh. 1 pesos lang each yung seedling bag na ito. At ang next ay ito naman. Ito si Ichiberia Russia. Ayan, ang laki niya. Kaya nung nakita ko siya, ito talaga yung kauna-unahan kong kinuha. Kahit naka-down na yung mga ibang leaves niya, okay lang kasi nasa gilid lang siya, hindi siya nakakakuha ng sunlight doon sa pwesto niya. At saka kapag galing Benguet at binaba dito sa Manila, nag-iiba talaga yung hitsura ng mga succulent. Kahit yung mga seller doon sa Dangwa, talagang sinasabi nila, nag-iiba, minsan pumapangit, naglalagas, nagpufungus kapag nandito na sa Manila. Next naman ay eto, karamihan sa nabili ko ay Ichiberia kasi yun yung mga nandoon na dumating sa kanila. So, pang lima ito, Ichiberia din. At eto naman ay Ichiberia agaboides nevada. Meron na rin ako nito. Ang ganito ko ay nasa pulsan, pero pwede ring hindi nakapulsan. Pwedeng morning, and then pag wala kang morning, pwedeng afternoon. Buhay siya. Nandun siya sa vertical ko. At ang next naman ay kung kumuha ako ng nevada na isa, kumuha din ako ng nevada, crested naman siya. Yan. So, ang mga nevada sa akin, buti na lang mababait sila. Hindi sila nagpapasaway sa akin. Hindi nila pinapasakit ang aking ulo. So, ang ganda nito. Ayan, kaya kinuha ko siya. Oh. At ang crested nevada, pwede nyo siyang ipulsan. May iba, hindi to pinupulsan, filtered sun lang. Pero ang crested nevada at ang nevada ay pwede ng pulsan. At ang next ay this one. Ito naman ay Ichiberia uli. Apus. Nahulog si Apus. May pagkakahawig siya kay Amabile. Tingnan nyo. Halos magkapareho. Ayan. Pero ang maliit na pagkakaiba nila ay yung teeth ni Apus ay patulis. Itong si Amabile ay hindi masyado, hindi siya pointed compare kay Apus. Ayan. At saka yung tip niya na pointed ay color red or pink. Si Amabile ay wala. At next ay eto. So eto ay wala ako bago ito sa akin. Ichiberia din. Ichiberia
White One. Tinanong ko ito sa aking friend na si Ma'am Chai dahil hindi ko alam yung name niya. So, ang sabi niya ay Ichiberia White One. So, wala pa ako nito. Kahawig siya ni Laurentiana at saka ni Lawi. Yan o. Ang parina niya ay napakakapal. White o. Yan. Magkakahawig sila nito. Ayan o, ni Amabile. Ayan o. Papareho sila ng parina. So, next naman ay Ichiberia Pink Leaves. Ayan. Ang laki din niya. Ito, bago ito sa akin. At next naman ay ito. Yung pinag-isipan ko bago ko siya bilhin dahil meron na ako nito, nahihirapan akong buhayin siya at sinama ko siya sa video ko na mga succulent, 10 succulent na maselan at mahirap alagaan. Pero buhay pa yung ganito ko, nandyan pa. Hindi naman naghihingalo, kaso hindi talaga siya lumalaki. Siguro, pagtsatsagaan ko na lang or aantayin ko na lang na lumaki siya at lumago siya, maging healthy siya or magpanibago siya ng pups or whatever. So, bumili na naman ako ng Ichiberia Elegance. Hirap na hirap ako sa kanya. Bakit kayo? Ang ganda-ganda niya, oh. Pag binili mo siya ng healthy, ewan ko sa kanya. Pangatlo ko na ata to kasi meron akong isang Elegance na in-air-dry ko. Ganon din nangyari. Yung isa naman, hindi ko naman siya in-air-dry. Basta pag the moment na tinanggalan ko na siya ng soil, nagbabago na siya. Ngayon, tinanggalan ko siya ng soil, diba? Kinabukasan, nagyeyelo na yung dito niya. Air-dry yun, ha? Nung hindi ko rin in-air-dry, pagkatanggal ko ng original soil niya, nagyelo din lahat ito. Hanggang sa ang natira ay ito na lang. So, hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko sa kanya. Pero ngayon, ito sa morning ko na lang siya ilalagay o kaya dito sa katabi ng cactus. Patatagalin ko muna siya dyan sa mga area na yan. Baka gusto niya dyan. Ito yung mga nabili ko na mga Ichiberia. At ngayon naman ay ang mga nabili ko na Graftoberia. So, tatlo lang yung nabili kong Graftoberia. Gustong-gusto ko sila kasi hindi nila ako pinahihirapan. Hindi sila nagpapasaway sa akin at hindi sila nag-iinarte sa akin. Kaya kung beginners ka at gusto mong mag-collect ng succulent, unahin mo sa listahan mo ang mga Graftoberia. Kasi ang mga Graftoberia, hindi sila mahirap alagaan. Pag repotting, sa potting mix, sa sunlight and sa watering, hindi sila mahirap alagaan. Ito, marami ako ngayong mga Graftoberia kasi mababait sila sa akin. At ang mga Graftoberia ko ay nasa vertical, pwede sila ng full sun. So, unahin ko ang Graftoberia Harry Watson. Ayan o, two-head siya. Maliit lang siya. Hindi kagaya nung Harry Watson ko na ang laki na niya. Ganyan o. Pero ngayon, kumuha ako ng maliit, pero okay na yan, kasi mabilis naman siya lumaki. At ang next naman ay, ito'y napakabait sa akin. Una lang, kapag nag-repot ka, nagpupunggus siya, pero kapag nag-adjust na siya sa'yo at na-maintain mo na, okay na siya. Ang Fred Ives. Yan, ang laki niya eh, oh. Kaya kinuha ko na siya. Hindi nga lang siya stress, original color niya, pero okay na yan. Meron na rin ako mga Fred Ives dyan, mga malalaki na, matatagal na sila sa akin. Ano sila, full sun sila. Gusto nila ng full sun, pero kapag hindi pa siya matagal sa inyo, bagong repot pa lang, dito muna sila sa filtered morning sun. Kapag alam mo na stable na yung roots niya, at pwede mo na siyang ilagay sa arawan or sa rain or shine, pwede siya doon, magtatagal siya sa'yo. At ang pangatlo kong biniling Fred Ives, kumuha ako nito bago ito sa akin. Dati ayaw ko siya bilhin kasi mahirap daw talaga siya alagaan.
Itong mga nauna ko ay local lang siya, pero ito ay hybrid ng Graftuberia Lovely Rose. Iba siya sa ibang Lovely Rose. Yes, kasi hybrid siya, parang rare siya. Sana mabuhay ko siya, hindi siya mag-arte sa akin kagaya ng mga Lovely Rose ko na local lang. Nakakabuhay naman ako ng Lovely Rose. Yun lang. Meron talaga silang pagkakataon na ma-arte sila pag bagong ripat. Itong Graftuberia na tong tatlo, pwede ito sa full sun. At ang last ay ito, si Crassula Sarmentosa or Comet. Ayan. So, meron na kasi ako nito. Idadagdag ko lang siya kasi meron akong gagawin sa hanging pot ko. Idedecorate ko lang siya sa pagitan ng aking hanging pot na ito. So, lahat ang aking mga bagong collection na succulent ngayong 2022. So, sana maging mabait din sila sa akin. Magkasundo rin kami kagaya ng mga nandito na mga succulent ko. So, nakaka-happy dahil hindi mo kailangan bumili ng napakamahal na succulent dahil may mga mabibili ka ng mura na friendly price na 20 pesos lang at magaganda pa at malalaki. So ako kasi pang ano lang talaga ako pang mga mumurahin lang talaga ako na mga succulent. So hindi ako nagwi-wish ng mga hybrid na mga succulent na mga mahal. Alam naman niya ng mga succulent collector na ang mga cactus and succulent ay napakahirap alagaan. So kapag bibili ka ng mga mahal na succulent na hindi mo naman alam kung paano siya buhayin at alagaan, masasayang lang yung pera mo. Kasi susugal ka sa plants na hindi mo naman alam alagaan. So mas okay yung common, uncommon at local propagation. Unahin mo muna silang mabuhay bago ka mag-jump sa mga hybrid or mga matataas na klase ng succulent. Na-flex ko na ang aking mga bagong succulent. Thank you for watching, mga kagreeny. Sana nagustuhan ninyo ang aking mga bagong succulent ngayon. Kung gusto ninyo ang aking video for today, don't forget to hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you, Lord, sa araw na ito. May God bless you all. Thank you, mga kagreeny. Bye-bye. Happy New Year. God bless you all.